Tiniktikang narawa bago dukuti ng mga armadong lalaki ang dalawang kabataang environmental activist sa Bataan. Pinabulaan na naman ng Philippine National Police na may kinalaman sila sa pagkawala ng dalawang aktivista. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Ilitaw sila, Janila at Jen! Ilitaw! Ilitaw! Yan ang panawagan ng mga grupong kinabibilangan ni Jed Tamano at Janila Castro, ang dalawang environmental activists na dinukot umano noong Sabado ng gabi sa Orion, Bataan. Ayon sa Anak Bayan at iba pang grupo, naghahanda raw ang dalawa para sa isang relief operations nang pilit umano silang isinakay ng mga armadong lalaki sa isang SUV sa Barangay Lati. Chinelas na lang nila ang naiwan sa pinangyarihan ng umano'y pagdukot. Kapag po pumupunta po kasi kami po sa mga komunidad, mostly po nakachinelas, yun po lagi talaga yung gamit ni Jed. Program Coordinator si Jed ng Church Community Partnership na Turn the Tide Now, habang Community Volunteer naman si Janila ng grupong Akapka Manila Bay na tutol sa Manila Bay Reclamation Project. Isa lang ang mensahe nito, gustong takutin ng gobyerno ang lahat ng lumalaban sa kanila dahil sa kanilang mga anti-mamamayan na pulisiya at patakaran. At ang tingin nilang nasa likod ng umano'y pagdukot, armado po yung mga kumuha sa mga aktivista at environmental defenders na si Janila at si Jed. Kaya naniniwala po kami na ang mga nasa likod ng pandurukot sa kanila ay ang NTF-ELCAC, ang mga pulis at militar. Bago po mawala si Janila at si Jed, sunod-sunod din po yung mga naging report nila hinggil sa paniniktik sa kanila, pagsunod ng mga hindi kilalang mga armadong tao sa kung saan sila pumupunta. Sa isang pahayag, pinabulaanan ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC ang anilay malisyosong paratang ng grupong Anak Bayan. Kinukundin na rin na ahensya ang mga ginagawa ng mga anilay communist terrorist groups para dungisan ang reputasyon at kredibilidad ng NTF-ELCAC. Itinanggi na rin ng Philippine National Police ang umano'y pagdukot. Katunayan, nagibagugdain na rin sa kanila ang mga magulang ni Jed at Janila. We categorically deny any knowledge doon po sa sinasabing abduction ng dalawang bata. Ang mga magulang mismo po ang may idea kung asaan po yung mga kanilang mga anak. But again, I'm not at liberty to reveal this information so as not to preempt po yung efforts po ng mga magulang na ma-recover po yung kanilang mga anak. Tuloy-tuloy din ang investigasyon ng Orion Police. Nag-track po ng mga CCTV footages po sa area, ma'am. Ang main concern lang po muna namin dito ay malocate po yung dalawang bata. Masiguro na secure po sila at naibalik po sila sa kanilang mga pamilya. Nakarating na rin daw ito kay PNP Chief Benjamin Acorda Jr. Make sure that yung mga kabataan natin ay they are with us, not going to any other side. Dapat kasama natin, kakibat natin in the fight against drugs and terrorism. Nagbabalita mula sa frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosico, huwag maging gulis at maging una sa lahat para sa tuloy-tuloy na balitaan at karagdagang informasyon sa mga napapanahong isyu ng lipunan. Tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.